Magtataka yung iba dyan minsan, bakit wala silang time, kasi napindot nila yung convert bypass, di ba? So hindi dadagdag dun sa oras. Ang gagawin lang nila is, since na sila yung naghulog, click na lang yung, ano, dyan yung option bar, tapos bypass, lalabas yung code. Since na sila yung nakakonect dun, dun lalabas sa portal nila mismo. So hindi na mawawala yun. So okay na yan, proceed na tayo sa kung paano gamitin yung admin panel. So dating gawi, clear ko muna to. Dating gawi, open ang wifi, since na-connected na, connected na, kung hindi pa, i-connect nyo lang. Tapos pag, ano, nalabas yung portal. Pero once na-connected naman na ako, so gagawin ko na lang is, open na lang ako ng browser. Parang dyan pa yung dati, close muna natin lahat, para malinis. Yan, so wala na, ano. Type lang natin dyan sa address is pwedeng number 10.0.0.1/admin or login. Igaw lang natin. So, lalabas ganyan. Please sign in to continue. So, default nito is administrator. Ang password niya is admin 12345. So, ituturo ko rin mga kung paano palitan niya para hindi ma-hack yung system niya. So, hindi ko na i-update kasi ano. So, dito, ito na yung system, ano niya, system status, yung admin panel mo. So, kung paano palitan yung password, makikita niyo sa screen yung lock. Click niyo lang yung lock, lagay niyo yung dating password na admin 12345, then lagay niyo yung bago, confirm niyo yung bago, tapos click nyo yung change password. So yun na yun. Ngayon kung maglalagout kami, makikita ng arrow na parang palabas. Yan, logout yan. So punta tayo muna sa system status. Yan, makikita mo kung ilan yung client na nakakonect. Yan, isa lang kasi ako lang ang nakakonect. Yung isa nang kakonect, yung laptop ko, wala namang time yan. So, maganda lang kay PisoPay kasi alam mo yung connected na gumagamit ng internet. Kasi makikita mo sa usage, yung D/U, usage yung ginagamit yung internet. Kung active siya, connected. Tapos, dito naman is yung mga connected na walang usage, connected lang sila. Ang status nila, hindi active. NA, so non-active. Makikita mo sa ano kasi sa ibang software hindi makikita. So yun nga, ang nakakatawa kasi yung VPN na ginagamit na kapag internet sila iraran lang nila yung VPN na yun tapos i-connect nila, hindi sila magulog ng internet. Pero dito hindi gagana kay PisoPay. So dito na natin yung ano ngayon sa system status, balik tayo. Makikita niya system, kung anong brand yung ginagamit nyo na board. So, hindi kayo maluloko dyan kung ilan, kung ano. So, Orange Pi, Raspberry Pi yan pala ang ginamit. Pinabuo ng customer ko. So, makikita niyo dyan yung mga naka-check. PisoPay server, check. Connection checker, check. Coin reader, yung nagbabasa ng barya, check. Remote subscribe. Ito yung ginagawa natin ngayon sa admin panel inspector yan. So yung NGR OK services, parang ito yung online remoting. Na kahit malayo to si Bendo sa bahay niyo, basta naka online siya, tapos magkukunik ka sa wifi mo sa bahay, mariremote mo yung machine. Makikita mo yung sales, then marireboot mo, mapapalitan mo yung wifi rates, mga ganyan. So mga owner yun si Bendo. So, banda tayo sa clients, wifi user, diba yun, yung kanina yung nakakonect. Charging, wala naman kayo, yung sales tayo. So, detail. So, makikita nyo dito yung mga naghulog. Yan, yung hinulog ko kanina, 30, 55, 2, piso-piso, yan. Makikita mo dyan. So, sales inventory yan. Ngayon nyo lang yung screen, tapos ito, bypass. Wifi fast. So gagawa ka ng code. Yung kanina 'di ba naghulog tayo.
para makagawa ng boot choy code. Pero ito is manually. So, i-click mo lang yung blue. Yung blue dyan sa screen. Kung one day gagawin mo, kunwari, is one day, huwag mo nalagyan yung hours. At least nakalagay dyan, 00. Kung ilan yung bilang ng gagawin mo, kunwari, 2 piraso. Ang amount nung ginawa mo na code is, kunwari, 10. 10 piso isa yun. So, one day na yun, promo. So, save mo, okay. Then, yun na yung code. So, pwede mo siyang isave to. Print, paprint mo. Pwede ng Excel, CSV, PDF, HTML, kung bahala kung ano gusto mo. So, pwede mo ipaprint yan through printer sa coupon, tapos bigay mo dun sa bibili ng code, promo, or isulat mo na lang, mga ganyan. Send mo sa messenger, pwede rin. So, yun po, no? Yung Wi-Fi yun, ay Wi-Fast. Wi-Fi ticket, voucher code, ang tawag sa iba. So, rates natin ngayon. Siyempre, ito yung pinaka-importante rin, yung rates. Paano palitan yung rates? Punta lang sa rates, Wi-Fi rates. So, yan, naka-default siya. Pag gusto mong edit yan, is click mo lang yung orange dyan na, ano, na icon, yung parang lapis, yan. Narit, yung coin one, sabi niya, yan yung ihuhulog nila. So, yung kung days ba, hours, o minutes, yung ibibigay, tas description mo, kung gusto mo lagyan. Save mo lang. Pagka-save mo, yun na yun. Alisin ko lang tong ano, yung 300, 100, tsaka 30. Kasi ilalagay kong 1 day niya is 25 pesos. So, ilalagay ko 25. So, 1 day siya kasi promo. Tapos, di ko nalalagyan ng hours, minutes, 00 yan at least. Tapos, promo. Promo 1 day. And description. So, save ko. Refresh lang yun, nakalagay na. 25 pesos, 1 day. Promo, 1 day. So, yun. Ganun lang. Kung mag-add nyo kayo o change nyo, okay lang yan. Ganyan lang. Tapos, Wi-Fi, option bar ulit. Portal. Kung papalitan mo ng banners, siguro, mas maganda, i-save mo muna itong ano dito. Kung mga picture, para makita mo kung anong size, tsaka anong convert yung ginahin na kung PNG or JPEG. So, sa ibang video ko na lang sa paano gawin yun. Sa ibang video. So, stay tuned lang po. No? Tapos, Wi-Fi option. So, ito rin yung pinaka-importante rin. So, allow users to post time. So, kung i-enable mo yan, makakapag-post sila. Kung hindi mo enable, hindi mo i-allow, hindi sila makakapag-post. So, sa akin naman is, ini-enable ko yan, tapos nilalagyan ko ng maximum allowed. So, nilalagay ko dyan minsan na 2 hours. Nakakapag-post sila ng 2 hours. Pero kung lagpas sila ng 2 hours, hindi lalabas yung post. So, enable posting time validity. Ito yung kumbaga sa load is expiration niya. Kumbaga, nag-post sila ng ano, alas 6. Ang nilagay mo lang na validity is 6 hours. So, hindi sila bumalik ng alas 12. Kinaumaga na sila bumalik. Wala na. Wala na yung time nila. Expire na yun. So, makikita nila, wala na kaming time. Tanungin nyo kung anong oras sila nag-post kasi may validity yun. Ganyan lang sabihin nyo. So, pwede mo ilagay 24 hours. Convert mo siya by minutes. So, 24 hours is 1,440 kung naman nagkakamali. Sa 60 minutes, 1 hour yun. So, ilalagay ko dito is 3 hours, so 180 minutes. Ngayon, dito naman sa isa ibang setting niya is resume user time when connected. Pag nag-post sila, mali sila, nag-off yung wifi, tapos bumalik sila, inon nila yun once na kumunik yun, mag-automatic yung time nila, mag-continue. So, yan, hindi ko inaano yan. So, ito na ang post user time when connected ko na, nawala na internet, nag-brown out or ano ka man dyan, umalis silang bigla, hindi nila na-post, mag-automatic post yung machine. Po-post niya yung time nila. Matic yan. Pag nawala sila dun sa active. So, assume go online when timers run out during insert coin. So, ito yung magsasabi kung maubos na yung ano nila, yung oras nila may pop-up na sa screen nila na your time must remaining.
ganito ganito, mga ganyan, etc. So audio yung tumutunog pag maghulog, bago ka maghulog. Show Wi-Fi instruction, show Wi-Fi race, and then sa screen sa portal. Allow user to insert coin. Siyempre, gusto mo i-allow mo yan, maghulog sila eh. Kung butcher type ka, i-uncheck mo lang yan para hindi sila makapaghulog. So, allow user to use Wi-Pass ticket para yung ganina, yung ginaganda, yung 5 pesos, minimum of 5, lalabas yung Wi-Pass. Kung hindi mo i-allow yan, hindi lalabas yung Wi-Pass. So, magiging insert coin lang talaga siya. So, try natin to uncheck, no? Huwag natin, hindi natin i-allow. So, kung gusto mong i-enable yung load, pwede. Kung disable, okay lang yan. So, ito pagkatapos ng itong web address, sabi niya, ito yung pagkatapos nila maghulog, lalabas yung website na gusto mong palabasin. Gusto mong website mo, sa YouTube mo, mga ganyan, lalabas yun. Hindi lalabas yung mismong portal. Pero nilagay ko dito is mismong portal para pagkatapos nila maghulog, makikita nila yung time nila. So, save natin yan, ano? Days must integrate number. Saan dito yun? Days. Zero. Ito, hindi ko nalagyan. Hindi naman sasabihin niya. Walang laman. So, save natin. Yan. Setting save na. So, open lang tayo, no? Ng isang, ano. Check lang natin kung yung Wi-Pass is gumagana pa. So, type natin yung 10.0.0.1. Go online natin. Yan. So, wala na yung Wi-Pass. Makikita nyo, diba? So, once na in-enter mo yan, naghulog ka ng limang dito. Maghulog ka ng limang dito yung Wi-Pass. Hindi na siya lang. So, go online lang yung matik, diba? Balik tayo dun sa, ano, sa setting. Refresh lang. Then, punta tayo ng desktop. Yan yung mga pang-piso niya. Kung gusto nyong pag-aralan to, PM nyo lang ako. Pero medyo mahaba-habang ano to, discussion. Kaya dapat nakaharap sa PC to eh. So, pwede mo i-message yung mga nakakonnect. I-load yung ano to, setting niya. So, since wala ka namang, hindi na itatopic yung i-load ngayon, hindi natin yan. So, vendors. Yung pinaka-bendo mo, siyempre main bendo. Nakalagay doon, main bendo. Home bendo, depende sa kung anong gusto mong ilagay na bendo dyan. Home bendo siguro, since na ito si Joey. Joey Wi-Fi rental. Ayan, lalagay ko name. Oh, yan yung lalabas ha, minsan may papakita ko yan. Basta tanda nyan, Joey Wi-Fi rental. So, home bendo description. Save ko lang yan. Lalabas yan dun sa ano, paghuhulog. Explain ko rin yan. So, user's account, kung may paglalagyan kayo na tindahan, gusto mong i-allow siya na ano niya yung ano, sales inventory, or nagagawan mo siya ng account para makapag-sign in siya dun sa administrator mo. May account siya, then maano niya kung pwede niya palitan yung rate. So, hindi, kadalasan hindi naman. Kasi hindi naman take yung ibang paglalagyan mo dun. So, add mo lang yan. Gawan mo lang siya ng account. Activity. Hindi, ayaw lumabas eh. Okay. Ayun eh. Ayaw lumabas ah. Hindi, refresh ko lang. Refresh lang natin. Nagloko yung cellphone ko. Ayun, lumabas na. So, doon na tayo sa setting. So, Wi-Fi, yung bandwidth, 25 Mbps yan, kadalasan. So, dito tayo sa setting, client setting. Siyempre, naka-don't limit number of clients. Pwede mong i-limit ng hanggang 20. Pag lumagpas ng 20, hindi na sila makakakonnect. O, kadalasan, don't limit nakalagay dyan. So, enable global, user global minimum connection rate. So, kung enable mo yan, global yung gagamitin na connection. Si mismong bendo na yung mag-a-adjust ng mga speed. Kung ano yung nilagay mo dyan, tas anong available speed ng modem mo. Hindi ko lang kung binary to o yung ano. Basta nilagay ko dito is 1,000 kilobytes.
So, pag in-speed test mo yan mamaya, magiging 1 Mbps yan o pababa. Pababa ng 1 Mbps. So, ito is 1.5, so 1.5 kilobytes. So, mga nasa 1.5 Mbps to. Since na testing lang to, inilagay ko lang dyan sa default. Default po yan ah. So, inalaw ko yung external kasi gumamit kami ng antena. Ayan, compass yung ginagamit ko. So, pag kinilig ko yung internal access, so wala nang silbi si antenna natin. Wala na siyang internet. Magiging dalawang channel yan. So, in-enable ko ngayon is external. So, disable yung internal, yung built-in wifi ni Bendo, mawawala siya, mag-go-go siya. Hindi mo siya makikita dun sa wifi ng cellphone mo. Hindi mo siya masi-search. Kasi ang nakalabas is yung compass. So, siyempre, pag nilagyan mo na antenna yan, kung ano yung default na setting ng compass, yun yung lalabas na name. Dun sa ibang video ko, kung magsusubscribe kayo, is tuturo ko kung paano i-config yung compass na yun, yung external access point. Para yung SSID nyo is yung gusto nyong SSID dun sa bendo nyo. So, save lang natin lahat ng ginawa natin. So, pag nagpalit ka pala dito is sabi niya dito, reboot required. So, kailangan mo i-reboot. Pupunta ka lang dun sa option bar, device, tapos click mo lang yung reboot. Para lahat ng ginawa mo, magsisave. Okay. So, hanggang doon na lang yung video ko. Ano po? Kung may mga katanungan, is PM nyo lang ako or message kayo dyan sa baba para masagot natin yung ibang katanungan nyo. So, hanggang dito. Thank you for watching my video. Next video ulit. God bless you all.